Isang mapagpalang araw po sa ating mga taga-subaybay sa usapang simbayanan, usapan ng simbahan at ng ating bayan. Pagpasok po ng bagong taon ay patuloy tayong nahaharap sa napakalaking krisis lalo't higit sa bahagi ng pagtugon sa mga nasalanta ng nakaraang bagyo. Ang simbahan ay patuloy na naglilingkod lalo't higit sa mga naaapektuhan at mga tinatawag nating most vulnerable communities. Ito po'y bahagi ng ating tungkulin, lalo't higit sa ating ministeryo, sa ating gawaing paglilingkod, lalo't higit sa mga maralita. Sa mahabang panahon, ang simbahan ay laging sumasaklolo, nag-aabot ng pagdamay, lalo't higit sa mga taong naapektuhan ng mga kalamidad. Kaya nga po sa ating talakayan ngayon, pakinggan naman natin at pagnilayan ang papel ng simbahan sa lipunan, lalo't higit sa pagtugon sa mga nangyayaring kalamidad na paulit-ulit na dumarating sa ating bayan. At makakasama po natin ngayon ang tagapagpatupad ng pagsaklolo sa ating mga simbahan at mga dioceses sa buong Pilipinas, ang kinatawa ng Caritas Philippines, upang ating makasama sa ating pagninilay at pagtalakay sa napapanahong issue tungkol sa gawaing paglilingkod ng simbahan. At kasama din po natin ang tulad ng dati, si Father John Era Binuya, at kasama rin natin magninilay sa araw na ito. Ipagpaumanhin po at si Father Andy, ipagdasal natin dahil siya ay tinamaan ng COVID, kaya siya po ay hindi muna natin makakasama. Patuloy po si Romel, nakasama din natin na medyo sa ngayon marami po nagkakasakit. Kaya sa ating pong patuloy, ating tanggapin sa ating palatuntunan sa ating usapang simbayanan ang ating guest. Walang iba kundi si King Henderson. Siya po ang kinatawan, o siya ang pinuno, siya ang head ng research and advocacy ng Caritas Philippines, o alam din natin bilang National Secretariat for Social Action. Magandang umaga, Jing. Magandang umaga, Father Edu, Father John. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year. Pwede simulan natin ang ating usapan na talakayan sa status. Ano na ba ang alam natin? Napakatindi, no? Sa mga nakikita po nating mga post sa Facebook, di ba, Father John? Talagang ibang klase itong bagyo na to. Marami. Tinamaan. Naranasan natin yung Yolanda ay halos katulad ang pinsala nangyari. Dito sa amin ay di gaano, pero nakikita natin sa ibang mga kanugnog na mga lalawigan na tinamaan ito. Di ba? May mga kakilala ka ba, Father John, sa... Yeah, kasi ang Dinagat Island used to be our mission parish. Ah, ganun. Tubahon, yeah. Ano kaya, nangyari sa Dinagat sa inyo? Kaya tinutulungan namin ngayon yung Dinagat Island. May dalawang parokya kami dyan dati. Pero in-endorse na namin pabalik sa diocese na. Matagal kami. Matagal yung kami nagpatayo ng simbahan dyan. Patuloy. Ground zero yata yung Dinagat. Yeah. Kaya sige po, pakinggan muna natin si Jing. Kasi kung may mga si Jing po ay... Dati ko rin kasamahan dahil dito ako nang galing sa opisinang ito. At pagka may mga datos at mga kinakailangang ulat, sa kanya po kami nagdidepende. Kaya kumustahin natin ang lagay ng ating bansa, lalo tigit sa ating simbahan, sa nangyaring kalamidad. Kumusta ba ang mga lalawigan at dioceses na naapektuhan? King. Maraming salamat po, Father, sa pagkakataon na ito na makapagbahagi ang Caritas Philippines ng ating mga ginagawa. It's not really Caritas Philippines per se, no, kundi yung buong simbahang Katoliko po. Yung sinabi ninyo kanina na para itong hayan, remember po nung Typhoon Yolanda, meron tayong 44 provinces affected. Pagkatapos meron tayong 9 dioceses na talagang badly hit. Parang yung itong Odette ngayon, parang inulit lang po niya, the same almost yung past, may pagkakaiba lang kasi
sa nung Hayan, yung northern parts ng mga dioceses, ng mga probinsya yung naapektuhan niya. Etong Odette ngayon, yung southern part naman. So, kung may 44 tayong provinces na affected noon, 38 provinces ang apektado ng Odette. Kaya po halos talagang lumawak, ano po, meron tayong mga pagkakataon na nakakatanggap ng report na as far as yung Iloilo, meron tayong mga naapektuhan pa din doon, lalong-lalo na yung mga isla. Ano po, of the 44, meron po tayong 11 dioceses na badly affected nung Typhoon Odette. Mas marami kaysa sa Hayan kasi Hayan ay 9, yes, di ba? Correct. Opo, mas marami kaysa sa Hayan. Nung nag-uusap-usap nga kami, sabi nung aming mga kasamahan po, lalong-lalo na sa mga diocese when we were talking about figures, sabi, pwede bang paki-review ulit? Hindi ata, ano, kasi di ba, 85 ang dioceses natin, tapos meron tayong 38 na provinces affected. Parang anlaki, which is, yun talaga yung ano, yun yung figures natin ngayon, ano po. So, yung 11, maasin, sa Southern Leyte po ang apektado. Sa Cebu, affected yung ating southern part, lalong-lalo na. Pagkatapos po sa Bohol, yung dalawang diocese natin doon, Talibon at saka Tagbilaran ay affected. Sa Negros Occidental, yung Kabangkalan, Bacolod at saka San Carlos ay affected. Negros Oriental, yung Dumaguete is affected. Yung dalawang Apostolic Vicariates natin sa Palawan, Puerto Princesa and Taytay ay pareho affected. Yung dalawa. Pareho, yes, yung dalawa. Opo. Pareho din po affected. Pagkatapos, sa Surigao, yung Dinagat, Siargao Islands natin po ay talagang affected. So, yung sinasabi po nga ninyo kanina na ground zero. And ito yung talagang pinakauna natin na nalaman, especially sa media, na talagang sila yung badly devastated. Pero ang nakakalungkot po doon, Father, kasi halos lahat ng mga areas natin ay kung hindi mountainous yung affected, yung mga coastal areas naman. So, nung naglibot tayo after nung December 16, yung landfall, last landfall na nagawa niya, December 20, we are on ground already from the national office, pababa doon sa mga dioceses natin. Pero December 17 pa lang po, nagsimula ng rumisponde yung ating mga social action centers. Ganun kabilis ngayon, Father Edu, I think isa doon sa mga legacies, ano po, na pwede nating pag-usapan ng Simbahang Katoliko, especially ng Caritas Philippines, is it started with your term during our Hayan response, di ba po? And then right after 2014, yung ating response na ginawa. 2014 din tayo nagkaroon ng mabilis na, kumbaga yung turnaround time ng response natin nung typhoon, yung isa sa pinakamalakas na typhoon during the time, ano po, yung nagkaroon ng pagkakataon ang Palo, who is badly devastated during Hayan, na nakatulong talaga agad siya doon sa mga surrounding dioceses afterwards. So, ganun, kumbaga, ganun yung legacy na naiwanan, na nagawa natin ng Simbahang Katoliko po doon sa response time, lalong-lalo na ng simbahan. Yung disaster response na preparedness, hindi lang, di ba, response sa pag-implement na after, ng yeah. So after. Pero yung preparedness, gaano ka prepared yung mga diocese sa atin? At kumusta yung kanilang, kasi ang laki nga ng damage, kumusta yung mga pagkilos ng mga dioceses para sumaklolo sa mga katabi? Pwede mo bang maikwento yung mga, kasi dati nanggagaling sa labas, ngayon ay nagtutulungan. Pwede mo bang pakikwento din sa, at ang sa huli, paano din makatutulong yung ibang mga taga-subaybay natin? Nakakatuwa, Father, kasi yung sinasabi natin kanina na dati talagang aasa tayo sa labas. Like yung nangyari sa Yolanda, talagang yung mga dioceses affected natin ay dapang-dapa, walang kakayahan. The same almost yung nangyari po ngayong Odette. Halimbawa po doon sa Cebu,
dahil meron tayong, kahit na meron tayong Relief and Rehabilitation Unit at saka meron tayong Caritas Cebu, talagang yung devastation nag-hamper doon sa response natin. Pero ang nakakatuwa, Father, dahil doon mismo sa mga parokya, doon sa mga BECs, we were able to train them na before pa mangyari yung disaster. Ano po? Ang medyo ano lang natin kung minsan is doon sa gaano ba kalakas or gaano ba yung expectation natin ng bagyo. Like for example, dito sa lahat ng mga halos, especially for Cebu and Bohol, ang last nila na strong typhoon, yung especially yung mga areas na to, was not Haiyan, yung reference nila. But 1984, yung typhoon ni Tang. So, ganun kahaba na yung hinintay nila bago maka-experience ulit ng panibagong malakas na bagyo. So, sabi nila, parang hindi namin ini-expect ito. Ang kagandahan lang po, Father, because we were able to also strengthen yung ating sub-regional groups ng social action network. So, halimbawa, for Cebu and Bohol, nandoon yung si Matatag. Diba? So, yung sub-regional groupings natin kasama po yung Cebu, Maasin, yung Talibon at saka Tagbilaran. Tagbilaran, tatlong parishes lang or areas lang yung na-devastate sa kanila, Father. So, they were able to help out Talibon nang maigi at saka mabilis din. So, pati dun sa procurement, logistics, nakatulong na din po sila. Pagkatapos, doon sa Maasin area, nandoon yung palo natin, Father, na diocese at saka yung Borongan. So, they were able to help out really, literally, na one day after. So, 16 dumating yung bagyo, 17 nandun na agad yung tulong. Ganun kaganda ngayon yung pagtutulungan. Even in Surigao, after po na malaman natin, I think it took us like 3 days before makakuha tayo ng information sa Surigao. Kaya po yung Butuan, yung Iligan, Marawi even, provided help na. Tapos sumunod-sunod na yung lahat ng dioceses sa Mindanao. So, ang nakakatuwa din ngayon dito po is hindi na tayo naghihintayan ng ano yung po pwede nating gawin. Kundi the dioceses themselves have already responded sa pamamagitan ng either one, magtanong sa Caritas Philippines sino-sino yung mga dioceses na talagang kinakailangan ng tulong, or pangalawa, they already formed groups doon sa kanilang mga sarili po. At saka nagsimula na ng resource mobilization, yung pag-gather ng mga relief goods, yung pag-gather ng mga pondo para maipamahagi natin weeks, at least 1 week after po nung bagyo. So, yung tulong ay naibigay na natin agad-agad po doon sa ating mga kababayan na nangangailangan. Tubig, mga pagkain, damit, lalong-lalo na po pagkatapos later on, we were able to provide na yung mga shelter materials. So, ganun po ngayon. Dati, Father, we will be waiting for at least a week before tayo makapag-provide ng situational report. Ngayon po, December 17, meron na tayo agad. So, at saka, ito din yung sinasabi ng mga international NGOs sa atin. How were you able to do that? Sabi namin, simple lang. Kasi nandun tayo, literal na nandun tayo on ground. So, at saka, maganda, Father, yung from 2016 when we first had our first humanitarian summit, talagang dinibdib natin, sineryoso natin ng maigi. Hindi lamang po yung training para dun sa ating mga staff, kundi talagang yung networking, yung pakikipag-usap sa mga local government units, at saka yung even sa international partners natin para i-assure sila, una, kaya natin gawin. Nung mga nakaraang araw, Father, especially after nung last landfall, Caritas Internationalis has been bombarding us with question, kaya ba ninyo? Tapos bakit wala kaming naririnig na paghingi ng tulong? Ito na yung siguro resulta nung several years na ginagawa natin na talagang capacitating our social action centers doon sa emergency preparedness and response, mitigation na din. Kaya sabi natin sa Caritas Internationalis, we are
we are in control of the situation, although we will be needing your help para doon sa early recovery response natin, kasi kinakailangan natin na medyo malaking pondo para doon sa response, pero yung situation on ground is kayang-kaya natin. Jing, kasi I do mission work now pag summer. Alam natin ang Pilipinas, maraming mga islands, eh, di ba? May mga maliliit na island na may tao. I remember, I did mission work 2 weeks sa isang napakaliit na island, may 2,000 na tao, 3,000 kahit ganun kaliliit. Paano natin naabot yung mga yun? Kung sakasakali man. Kasi sa sobrang daming islands sa atin, ang fear ko, baka yung mga maliliit na ito na nakakalimutan o baka mas napofocus doon sa mga malalaki dahil understandably, mas maraming tao. Yun lang yung ano ko, alam mo, dahil nga I've been doing mission work, yun yung iniisip ko sila, yung mga maliliit. Kasi wala ko ganang naririnig. Lalo yung mga communications natin. Siguro, and you were talking about dioceses. Siyempre sila may contact dyan eh, no? And I'm sure they're able to assess. Yeah. Father, actually, ito yung mga nakakatuwang kwento, even with Hayan, no, Father Edu, sa yung mga international organizations, yung mga government, they were asking, nasaan yung simbahan? Natural po hindi ninyo makikita yung simbahan dahil tayo yung nandun sa mga hindi pwedeng puntahan ng gobyerno, ng mga international organizations. Tayo yung nandoon sa pinakaliblib na mga lugar, sa pinakamalalayong mga lugar. Naalala ko po, Father, yung nung Hayan, and even ngayong Typhoon Odette, ano po, ang daming mga isla na talagang never heard sa, sa kahit na doon sa kanila mismong mga probinsya. Pero nandun tayo. And that's kaya nga po isa sa mga hashtags na tinutungtungan ngayon ng Caritas is yung Caritas promise that we will be leaving no one behind. Lahat talaga pupuntahan natin po, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Ito isa sa mga values na talagang tinutungtungan natin po, especially during humanitarian response. Father Edu, kasi you've been here, no? Sabi nga niya na you worked with the Caritas before. Curious lang ako, how much are we talking about? Kasi yan ang laging tanong yan, di ba? Magkaano ba ang binibigay ng simbahan? Magkaano ang pera na pupunta sa mga ganyan? Sobrang, ang kagandahan sa ating simbahan, Father John, nagtutulungan at mayroon tayong Caritas Network. Sinasabi mong Catholic Charities, bahagi din siguro yun ng network. Pero ang Caritas doon talaga yung CRS din sa US. Pero sa atin din, locally, yung mga social action centers sa bawat diocese, yun din yung local Caritas. Kaya itong mga, at ang alam natin, di ba, ang Caritas, ang kahulugan ay love, kayong pagmamahal. Kaya yung charity at yung pagdamay ng pagmamahal, reaching out doon sa mga nangangailangan, ay nangyayari dahil doon sa mga centers na to, Caritas o diocesan centers ng social action. Yung binabanggit ni Jing kanina, yun eh. At ito'y, sa tanong mo, gaano kalaki? Sa totoo lang, if I remember it right, Jing, sa buong operation natin sa Hayan, ang na-handle namin na manage na pera ng Caritas Philippines ay umaabot sa 1.4 billion pesos. Billion po ito, Father. At ito'y siguro, hindi kasi tayo nagmamalaki sa sabi nga natin masyado tayong mahihiyain pagdating sa pagbibigay ng ating pag-report. Di ba? Pero ngayon sinisimulan na rin natin. Na-realize natin. No? Kailangan din. Yeah. Napakalaking pera po. At hindi lang to pera, buong resources ng simbahan ay binibigay natin dito para tumulong sa mga nangangailangan. Ito nga yung isang bagay na kaya nga gusto nating. Kasi ang lumilitaw, ang laging mukha ng simbahan, eh, yung mukha ng dito sa, di ba, nakikialam sa politika daw, kuno, o di kaya pagtulong dito sa mga issue. Pero hindi nila nakikita ng marami na ang buhay na buhay ang pagtulong ng simbahan, kahit sa tanong mo gaano kalaki, ang laki talaga. At ngayon, locally, ang di ba, ngayon, nagsabi sa kahit ang mismo CBCP, si Bishop Ambo, o lahat ng collection, second collection ng nung Pasko. Misa, yeah. Sa Kidapawan, yung nilagay ni Bishop Colin, 1 million, sa kanila pa lang yun. So, buong diocese, magbigay ng hindi lang po 1 million yun, sigurado mas malaki. Ganong kalaki ang nare-raise. At ang kagandahan din nga po ng nabanggit ni Ching kanina, gusto ko lang balikan, yung
mahalaga na tayo bawat diocese ay handa at kumikilos. Yung talagang sabi nga niya ay yung mahabang panahon ng capacity strengthening, building the capacity, ay naaani na natin ngayon. Ito yung, pero hindi ito automatic na ganun eh. Mahabang pagkilos upang gisingin ang kamalayan ng mga, lalo tingin ang tawag natin ngayon, new normal. At darating at darating lagi ang mga kalamidad. Hindi po ito yung huli. Kasi bahagi na yan ng magiging kapalaran ng Pilipinas dahil sa climate emergency. Kaya humanda tayo na ang simbahan ay hindi lang nagdadasal at sumasamba, mahalaga yon, pero tayo ay handa na tumulong sa mga nangangailangan, lalo't higit yung mga nakakalimutan at nakakaligtaan, kasi yun din yung ating gustong lagi na marating sa Caritas, kasi nga tayo yung hinahangaan din natin ng mga international agencies, funding agencies o mga emergency humanitarian agencies. Ang bilis nating makarating eh kasi nandun na tayo, simbahan ay nandun kasama ng mga taong nakikilakbay sa buhay nila. Yung isang malaking atit ng simbahan. Actually po, yung nangyayari ngayon is something na talagang sabi ni Father Edu, over the years talagang kinakailangan mong bunuin. Dahil una po, kinakailangan nating isipin, lalo na halimbawa sa hierarchy, sa CBCP, sa mga obispo natin po, dati, hindi gaano yung supported doon sa mga humanitarian response or even sa preparedness natin, prepositioning for example, mas nakatuon tayo doon sa mga pastoral programs, mas liturgical, tsaka yung formation. Pero nung nakikita talaga natin, hindi kailangan tumigil, ano, kinakailangan talagang uukil-kilin doon sa mga dioceses po natin na kinakailangan may preparedness tayo. Actually, ito ay kakibat din nung ating ecological campaigns. Kasi kapag may disaster, alam naman po natin na kapag ganun, ang unang tinitingnan natin, ano ba yung root cause bakit masyadong grabe yung pagbaha? Ano yung root cause bakit masyadong grabe yung ulan ngayon? Hindi ba natin ito na hindi ba napigil ng ating mga forest covers, 'di ba? So isa 'yun sa mga gusto nating tingnan. Pero bago tayo dumiretso doon, Father to Edu, gusto ko din yung tanong ni Father John kanina, how much ba yung dumarating? Halimbawa po for Odette response natin ngayon, we have already, siguro umabot na to ngayon ng 40 million pesos na natanggap natin ng mga donations. Meron tayo pong in-kind donations na mga around 1.5 million pesos. Tapos meron tayong solidarity appeal, yung galing sa mga dioceses po natin at saka sa mga private individuals na nagbibigay sa atin. Umabot na po yan ng mga 9 million pesos. Tapos meron din po tayong pledges ng natanggap from Caritas Internationalis member organizations na 11 million. And then there's another one from Coca-Cola Foundation, Philippines and Atlanta, na almost 20 million pesos po. So that sums up to 40 million pesos. Ito ngayon po, nakapagbigay na tayo ng relief packs, yung emergency aid, lalo ng mga pagkain po at saka tubig, sa 41,000 families, or ito'y aabot po ng 200,000 individuals. Meron din po tayong mga emergency relief packages na ilalabas ngayong linggong to to 5,600 families. At saka dun sa ating early recovery, magbibigay po tayo ng mga shelter. Ito yung shelter ay hindi po shelter kits lang or shelter repair kits. Ito ay talagang bahay yung ibibigay po natin. Magpapatayo tayo ng mga bahay ulit at saka mga alternative livelihoods din bibigay natin doon sa 11 dioceses po na affected. Ito ay isa palagi nating pinag-uusapan. Alam to ni Father Edu. At the end of the day, tatanungin namin, ano yung learning natin na nakuha from previous typhoons, from previous calamities, disasters? At ito po yung i-apply natin dito sa susunod. Nung mga nakaraan kasi nakita natin po na yung iba't ibang mga sectoral interventions, though they are effective, but they do not have more, they cannot generate the impact na gusto natin gawin or makita talaga with the money that we have or with the resources that we have. Kaya po ngayon, sabi namin, we have to focus really at least maximum of two
na thematic interventions. At doon sa lahat ng nakita po natin, there were 500,000 houses destroyed doon sa lahat ng mga nakita natin po na devastation. So we will be focusing on shelter construction. At ito, Father, ang nakakatuwa because sabi natin, we always make use of the experience that we've had before. Ang nakakatuwa dahil halimbawa po sa Bohol. Nagpatayo tayo ng mga bahay doon during the previous typhoons, di ba po, nung response natin. At ito yung mga nakita natin po na mga pictures ngayon, ilalabas po namin ngayong linggong to, na sila yung ginawang evacuation, additional evacuation center dun sa mga barangay. Dahil matibay, hindi na. Yes, Father. Gumpay. Ito yung kabang-kaba talaga tayo kapag may bagyo dahil sinasabi natin, ano na kaya nangyari dun sa mga dating bahay na pinatayo natin? And nakakatuwa, we are very thankful na buhay, nakatayo pa rin, matitibay pa din yung mga bahay na pinatayo natin 5 years, 7 years ago. So, at ito po yung pinaninindigan din natin na part ng accountability mechanism po natin na meron tayo ngayon, and especially binababa natin sa mga dioceses, ay yung siguraduhin na talagang walang corruption na nangyayari doon sa doon sa construction na ginagawa natin. And kahit po doon sa ibang mga lugar, Surigao, we have also a Caritas village doon po sa area, sa Bohol, we have several. In fact, nakapagpatayo tayo ng literal na isla. Nakatayo lang yung mga bahay sa stilts, tapos tubig na. Nagtanong sila dati, bakit kayo nagpatayo doon? People won't want to go anywhere than doon sa lugar na yon. So sabi namin, okay, temporary shelters yung ipapatayo natin. Hindi namin alam, permanent na pala yun para sa kanila. Pero nakakatuwa lang na hanggang ngayon, kahit na temporary shelter yung classification natin doon sa mga bahay na ipinatayo natin, naging permanent sa kanila. Permanent because yung sense of permanency din and security, nakita nila yon at saka naramdaman because several years after, nandun pa din sila, hindi pa din pusira yung mga bahay. I was about to ask that. I'm glad na minention mo yan kasi we've been always too reactive sa mga typhoons, sa calamities, but we are forgetting the preventive measures, no? Yung calamity proofing, lagi natin pinag-uusapan. I remember may Project NOAA, biglang nawala yata yun, no? Ano ba yung ginagawa ng simbahan, no? Tayo, collectively, para yun nga yung preventive. Mag-focus tayo, alam naman natin, daanan tayo ng bagyo, di ba? Yes po. Actually, Father, ito yung sabi natin kanina na pagkamulat, even ng mga dioceses. Kasi nakakatuwa na from Hayan, we really learned a lot. And we are trying to make sure na whatever learnings we've had ay ini-implement natin ngayon. Like for example po, nakita natin in Hayan, we were able to build more than 7,000 houses. That's, and ang nakakatuwa doon dahil especially for Leyte, Samar areas, mas madami pa tayong napagawa kaysa sa gobyerno. So this is not something na gustong-gusto, tuwang-tuwa talaga tayo dito. We really are very happy doon sa nangyari. Pero at some point, we are also parang na may halong pagkainis at saka panghihinayang. Yeah. Dahil, like for example, meron kaming isang nakita na housing project ng gobyerno sa Basay, sa Kalbayog, na talagang uugain mo, Father, literal. Isang mo lang, gumagalaw yung bahay. At hindi lamang yung isang wall, kundi yung buong bahay yung gumagalaw. So, ganun ka kapangit yung kasubstandard yung ginamit na mga materyales. So, from that, ayaw nating mangyari yun dun sa simbahan. 2021 na trust rating na ginawa ng Ion Group, Father, napakataas, 97% yung trust rating ng simbahan. Ayaw nating mabahiran yun ng dungis dahil doon sa response na ginagawa natin. So from that experience, sinabi natin po na talagang kinakailangan na siguraduhin yung quality. And this is not only about the shelter that we provide, that we construct. Even doon sa mga bigas na pinapamigay po natin, even doon sa mga
relief goods na pinapamigay natin, we make sure na these are of quality at hindi tayo mahihiya na magbigay bilang simbahan. Dahil sa, naalala ko, Father Edo, yung sinasabi sa atin ni Cardinal Tagle, di ba, nung nag, when we opened up the Caritas Philippines Academy in 2019, we are serving the poor. And the poor deserves the best from the church. So yun yung tuntungan natin. We do not, we cannot give what's not best for the church, for the people of God, for the poor. Because kahiyahiya naman, di ba? Tayo yung simbahan, tapos masyado pang downgraded yung binibigay natin. So that's how. Yung mga ano natin po, kumbaga may mga classifications tayo, halimbawa for shelter, alam natin kung ano yung transitional, alam natin kung ano yung mga core permanent shelters, mga semi-permanent, mga ganung bagay. Pero yung classification natin, yung criteria palagi ay merong siyang, yung Build Back Better scheme, ika nga. At saka, ang nakakatuwa dito, because hindi lang tayo pupunta doon para mag-construct saka aalis na. We also train people, especially yung kung sino yung may bahay. Iti-train natin sila para hindi lamang alam nila kung paanong kukumpunihin yung mga, kung halimbawa may nasira, alam nila na dapat ito ay resilient shelter pa din after ng repair nila. At saka, ito ay magiging additional nila na source of income. Kasi kapag na-train mo, di ba po, may magiging karpenterong bago dun sa community, may additional source of income na sila. So this is how we also make sure that we integrate yung mga short-term humanitarian responses natin na framework doon sa long-term development programming natin. And this is, again, gusto kong balikan na part ng legacy na naiiwan din ni Father Edo sa Caritas Philippines. Pero you were saying we were happy na yung at least yung sa church side yung quality nandoon eh, no? And then you mentioned something like na so yung mga government na ibang government ano, unfortunately substandard. Nakakalungkot 'yon, 'di ba? Kasi kung meron mang ganoon eh we're resources din ng mga tao yung nawawala eh. How do we engage these politicians then itong mga leaders na to pa para kung laging ganoon, siguro dito din papapasok ang simbahan eh. I feel, no? Na yes, we can po, work hand in hand together. Kasi kung we will work together ng walang corruption, walang ano, we will give more to the people eh. Yeah, yung bago masagutin, Jing, siguro kadugtong yung aking gustong itanong. Yung sabi ko nga, napakaganda nung response sa simbahan. At ngayon, tuwan-tuwa ako at may parang nakikita na natin kung ating marami nating mga pinaghirapan sa paghahanda na ito. Pero tama yung tanong din ni Father John at yung kadugtong ko doon, siguro how do we go beyond charity para ay sabi nga ni Pope Francis, mas ang tugon natin ay structural. Yung bagyo laging nandyan eh. So, pero paano yung sabi nga natin, sabi mo kanina, uugatin natin yung siyempre nandiyan yan sa political na kultura yung corruption, pero aside from corruption, yun ding tinatawag nating climate emergency, kasi yung lahat ng extreme ano tawag natin dito, event, climate event ay kagaya ng bagyo ay bunga ng pagbabago ng klima na kung tutuusin ay kapabayaan din natin, pagpapabaya sa kalikasan. So, both political at saka ecological, paano tayo lalampas beyond charity para ma-address ito? Na alam kong marami din ginagawa at nasimulan na rin natin gawin sa Caritas Philippines. Sige. Dito, Father, pumapasok ngayon yung partnership building natin. Kasi alam naman po natin na halimbawa, sa lahat ng ginagawa ng simbahan, we are only there to augment or to complement, especially yung government response. Ano po? Kaya, mas tiningnan din natin na kung na hindi lang tayo doon sa ay pangit yung ginawa ninyo substandard, hindi lang tayo nandoon sa level na yun, Father. Of course, we needed to make sure that the public knows about these things, pero at the back of those things nandoon yung partnership building natin. Kaya nga po, halimbawa, kasali tayo doon sa Zero Extreme Poverty Program ng government. We are part of the many partners working for hindi lamang po doon sa mas maayos na pagbibigay ng programa sa pabahay ng gobyerno. Nandun din po tayo doon sa making sure that we are
building yung mas resilient na mga livelihoods, especially on na naka-deal sa food security. So katulong din natin doon. Ngayon, kasama tayo po doon sa Pilipinas Kontra Gutom program ng government again, because we wanted to make sure that we also influence yung policy making, yung decision making ng ating mga gobyerno. And even mas gusto natin na at the local level, ito yung nakita natin po doon sa, and these are the, parang isa sa mga realizations natin na nag-reflect din doon sa sinasabi ko po na 2021 Philippine Trust Index. Nakasama doon sa bakit pinaniniwalaan ng tao, mataas yung tiwala ng tao sa simbahan. It is because we were able to really account for our funds. Pangalawa, yung leadership natin ay napaka, kumbaga, very strong at saka hindi yung powerful, kundi nakikinig. At saka yung pangatlo po is that we at some point we were able to relate already doon sa mga baby boomers. Hindi pa to yung mga millennials, pero at least nandoon na tayo, no? We are able now to cut across yung messages natin na gusto naiintindihan na at some point nung karamihan. So with this, gusto natin po na yung mga dioceses natin, for example, are part already of the like provincial, regional, or even municipal development councils. So doon pa lang, Father, nakikita natin kasi na ang influence ng simbahan ay hindi at the national level, kundi at the local level. So at gusto nating i-maximize yon na lahat, yung mga pare natin, social action directors, especially yung staff natin, kilala sila doon sa local level. So, sa pamamagitan po nito, we are able to really, for example, Palo, Father, nakakatuwa dahil at some point in time, especially between 2014 hanggang ngayon, 2020, may isa kaming project na sabi namin, sige, puntahan natin, ibigay natin sa kanila. Pagkatapos sabi nung sabi sa Capiz, sa Palo, Leyte, alang-alang sa Leyte. Ang sabi ng community, wag na po, ibigay na po ninyo sa iba. Sabi namin, ang laki naman pera nitong tinatanggihan ninyo. Sabi nila, kaya na po namin. And that is stemmed from our high-end response. So, doon tayo. Tapos, nakakatuwa, Father, nagsimula tayo, PDRA, di ba? Participatory Disaster Risk Assessment. From there, community yung dati natin kasama, mga kasama natin, BEC, church leaders, mga ganun. Pero after a year, kasama na natin yung hindi lang yung barangay officials, kundi kasama na pati yung munisipyo. And then, na palagi natin silang example, yung convergence of everybody involved, of all the stakeholders. Dito na nila ngayon, parang yung Provincial Development Council ay meron ng counterpart na civil society. At dito tayo pumapasok ngayon. And in most cases, doon sa lahat ng mga dioceses na nabigyan natin ng ganitong kaalaman, ng ganitong perspective in planning and development, ayun na din yung ginagawa. Halimbawa po sa Gumaca, sa Quezon, kasama na sila doon sa Regional Development Council. Sa Capiz, ganun din po. Even sa Mindanao. So, Mindanao, Butuan, for example, is very strong doon sa kanilang civil society engagement with the government. So, ito yung gusto natin ngayon, Father, na while we are doing yung mga emergency preparedness and response programs ng simbahan, we also connect this, all of this, with the government action. Para nakikita din, una, syempre magkakaroon muna ng comparison, eh bakit ganito yun sa gobyerno, bakit ganito yun sa simbahan? And then afterwards, may integration na mangyayari. And that becomes now a whole of society approach or response, at hindi na lamang siya simbahan or gobyerno or NGO. So that, and that's the long term na goal natin na mangyayari po. At some point we are also dreaming na mawala na tayo doon sa actions ng communities natin, na we are no longer needed, Father, and hopefully hindi man siya mangyari ngayon in our lifetime, but maybe with the seeds that we are planting, the next generation will. Salamat ng marami, Jing. Father John, tayo kulang na po sa oras. Your last question maybe? Kasi ngayon, di ba? Kulang ang ating oras, no? Ngayon, marami mga politiko ang tumutulong. Yeah, lalo yung mga kandidato tumutulong. Ang worry ko, baka wala tong coordination na sa atin ba, sa simbahan, are we doing na
para naman yung mga talagang walang mabigyan, eh mabigyan, di ba? Kasi ang nangyayari, pwedeng ma-focus lang sa ano eh. Kasi kami ngayon, sa Vincentians, meron din kasi kaming arm eh, kung ng charity. So, ang lagi naming question, yung sino hindi napuntahan, doon kami. Kaya, I don't know, how are you doing? For example, si BBM, nakakita ko sa mga, ang daming pinapamigay. Si Lenny, marami rin, no? Oh, hindi ko pa alam yung iba, no? So, how are we doing it? Meron ba tayo? O wala? O kanya-kanya meron tayong... Meron tayong coordination mechanism, Father. And again, this is stemmed from our Haiyan response. Hindi lamang po ito yung coordination mechanism within the churches. Una, nagpapasalamat tayo kay Bishop Ambo. Isa ito sa mga pinakaunang pinakaunang actions niya or marching order niya, especially for Caritas Philippines and the whole social action network. Kaya nga po meron tayo yung pinalabas nilang joint na solidarity appeal. So dito kasi natin gustong tingnan, Father, na okay, even yung mga dioceses dumiretso doon sa mga affected dioceses, merong reporting mechanism na ngayon na okay, ipaabot lang po ninyo sa Caritas Philippines magkano yung ibinigay ninyo kaninong diocese so that we would be able to recruit. Ang ni Father Jan din ay sa mga ibang grupo na mga kumikilos, hindi lang sa simbahan. Pwede mo rin masabi yung coordination mechanism sa outside church. Opo. Meron tayong tinatawag na Caritas Country Forum, Father. Especially this, parang in-expand na natin ngayon ito. Hindi na lamang para doon sa mga Caritas organizations, but even for other organizations po, lalong-lalo na yung mga faith-based organizations. So that we would know kung ano yung ginagawa, nino, saan. Pagkatapos po, we are also part of, halimbawa, the UN OCHA Community of Practice. So alam din natin na at the level of UN, sino-sino yung mga gumagalaw saan at ano yung pwede nating maitulong doon sa kanila. Pagkatapos po, again, at the local level, we are part of the Provincial, Municipal, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. So we know also, OCD, alam din natin kung ano yung ginagawa nila. So, kumbaga, Father, we are everywhere. Parang kung minsan nga sabi nila, ano bang ginagawa ninyo? Nandun na po sa board ninyo, nakikita na po. So, alam natin kung ano din yung po pwede nating maitulong, maiambag. So, the coordination, actually, this is stemmed also doon sa kagustuhan natin na huwag tayong ma-red tag. Kaya, talagang pinuntahan natin lahat, everybody should know what we are doing. And likewise, kumbaga magkapareho, reciprocating yung relationship. We should know also where they are para we can serve more. Nakakatuwa po ang kita natin, ang talagang napakaigting na tugon ng simbahan, pagtulong sa bayan, lalo tigit sa mga higit na nangangailangan. Ang huling mensahe, King, paano makakatulong mga tao? At bago kita ibigay, Father John, may huli kayong mensahe? Ang aking huling mensahe lang siguro, no? Tayo naman, tayo ang simbahan. Eh, no? Lahat tayo. No? Lahat tayo, kaya ang lahat ng binibigay natin, galing sa simbahan, tulong-tulong tayo. Sino po ba magtutulungan kung hindi man tayo? And I'm just so happy that yung mga nasa lokal, yung mga nandoon mismong naapektuhan, sila rin mismo yung gumagalaw. At ako rin, natutuwa na ako dahil sila rin yung unang hihingi ng tulong. And I think kailangan naman talaga, at dapat talaga tayo magtulungan, responsibility natin bilang mga Kristiyano na magtulungan tayo lahat. King, huling mensahe? Yung halos lahat po ng dinaanan, yung 11 dioceses natin ngayon, badly hit by Odette, are all facing major ecological concerns. Yung Surigao po, sila ang mining capital ng Mindanao. Yung Cebu, hindi lamang po may mining sa kanila, pero sila din po yung pinagkuhanan ng dolomite na nandoon ngayon sa Manila Bay. At ito din yung nag-cause ng landslide doon sa area nila. San Carlos, grabe yung ating pagtutol sa coal at saka sa mining. At maasin, ganun din. Meron tayong problema sa unregulated na mining, quarrying, illegal logging. Lahat ng ito po ay hinaharap nitong 11 dioceses ngayon. At ang sinasabi sa atin po ng ating ecosystem, hindi na nila kayang protektahan tayo. So we needed to do something about this urgently. Nakakatuwa po na yung 11 na ito ay meron silang malalakas na ecological ministries.
Pero hindi, sabi nga ni Father John, hindi ito kakayanin lamang po ng simbahan, ng istruktura ng simbahan. Everybody should be involved. And as what we are promising sa Caritas po and then the whole social action network that we will be leaving no one behind, kinakailangan din po na hindi din kanya-kanya yung trabaho natin. So, kinakailangan po yung mas maigi na communication with each other, yung coordination with each other, upang lahat po ng nangangailangan ay maabot natin. At ang nakakatuwa lamang po dito, kung sino yung mga sabi natin na nandun na sa laylayan, sila pa din po yung unang tumutulong sa ating kapwa. So sana ay palaganapin natin ito. Let us all share generosity, kindness, and compassion, especially that it's New Year and nasa Christmas season pa din po tayo. Maraming salamat po at magandang umaga. Sa tono po at sa diwa ng pagbabahagi ng pagmamahal, ito sana maging daluyan ng biyaya ng Panginoon sa taong darating. At ang simbahan po patuloy na nakikisa sa ating paglilingkod sa sambayanan, lalo tigit sa mga mahihirap. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa napakagandang at napaka-epektibong pagtugon ng simbahan at lalo tigit sa mga nasalanta ng bagyo. Muli po, hanggang sa susunod, ako po inyong lingkod, Father Edu Garrigues, kasama si Father John Era sa ating usapang simbayanan. Maraming salamat po. Maraming salamat.